Ben, kahit pa lang, hindi ko na kaya. Ba't ganito? Itim. 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 Buwan ko nga. Ang kwento ng Coffee Monster. Noong unang panahon, bata pa ang mga Hapon, sa masiglang bayan ng Copavelli, may isang kakaibang nilalang na tinatawag na Coffee Monster. Ang monster na ito ay hindi interesado sa pananakot o panggugulo, may espesyal itong paborito, kape na may gatas, creamer, at anumang klase ng pampasarap. Ang Coffee Monster ay may mahabang, paikot-ikot na ilong na parang straw, na kayang amuin ang mabangong kapuksino mula sa malayo. Ang balahibo nito ay kulay mocha, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang sariwang brewed na espresso. Tuwing umaga, gigising ang Coffee Monster mula sa kanyang maaliwalas na lungga sa ilalim ng higanteng puno ng robol sa plaza ng bayan, at sisimulan ang paghahanap ng perpektong tasa ng kape. Ang Copavelli ay sikat sa kanilang mga coffee shop. Maraming mga coffee shop dito na nag-aalok ng iba't ibang masasarap na inumin. Isang araw, palihim na pumasok ang Coffee Monster sa cafe ni Ginoong Brewster, na kilala sa kanyang creamy lats at flavored frappuccinos. Sa isang higop at bighay, nilimas ng Coffee Monster ang lahat ng kape na may gatas, cream, at syrups. Napansin ng mga tagabayan na nawawala ang kanilang paboritong creamy coffees. Si Aling Lat, na mahilig sa vanilla latte, ay natuklasan ang kanyang tasa na walang laman. Si Ginoong Mocha, na may double chocolate mocha, ay nadiskubring tuyot ang kanyang mug. Pati ang caramel macchiato ni Gossip Central ay nawala sa isang iglap. Ngunit hindi lahat sa Copavelli ay apektado. Si Lolo Joe, na gusto ang kanyang kape na itim at matapang, ay tahimik na uminom ng kanyang mainit na tasa. Si Binibining Sweetie, na nagdadagdag lamang ng isang kutsarita ng asukal sa kanyang itim na kape, ay patuloy sa kanyang umagang routine na hindi nababahala. Hindi nagtagal at napagtanto ng mga tagabayan na tanging ang mga uminom ng kape na may gatas o creamer ang tinatarget ng Coffee Monster. Nagpasya silang kumilos. Tinawag ng alkalde ang isang pulong ng bayan. Kailangan nating magtulungan upang maloko ang Coffee Monster, kanyang idineklara. Simula bukas, lahat tayo ay inom ng kape na itim, walang gatas o creamer. Kinabukasan, nagising ang Coffee Monster at naisip na makakatikim ulit ng paboritong kape. Ngunit may kakaiba. Pumunta ito sa cafe ni Ginoong Brewster at tanging itim na kape lamang ang naroon. Sinubukan ito sa bahay ni Aling Latte at natuklasan ang pareho. Kahit saan ito pumunta, puro itim na kape lang ang nandoon. Kinamot ng Coffee Monster ang kanyang ulo, nagtataka. Uminom ito ng tasa ng itim na kape at napangiwi. Bleh. Hindi ito ang gusto ko, sigaw nito. Pakiramdam na talunan, bumalik ito sa kanyang lungga. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang tunay na simula ng lahat ng ito ay si Gossip Central. Kilala siya sa buong bayan sa kanyang mahilig sa caramel macchiato. Isang gabi, habang nagkukwento siya ng chismis sa kanyang mga kaibigan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Dahil sa sobrang dami ng caramel macchiato na iniinom niya, isang mahiwagang spell ang nagbago sa kanya, at siya'y naging Coffee Monster. Si Gossip Central ay nalito at nagulat sa kanyang bagong anyo. Sa kanyang kagustuhang makainom ng paborito niyang inumin, hindi niya napigilang uminom ng lahat ng creamy coffee sa bayan. Ngunit sa tulong ng matalinong batang si Lily at ang kanyang tasa ng gatas, natulungan si Gossip Central na bumalik sa kanyang dating anyo. Simula noon, iniwasan na ni Gossip Central ang caramel macchiato at nagsimulang uminom ng itim na kape tulad ng ibang mga tao sa Copavelli. Bumalik ang kapayapaan sa bayan at lahat. Aral ng kwento, huwag kayong inom ng kape na may creamer, gatas, at lalo na ang caramel macchiato kung ayaw niyong matulad kay Gossip Central at maging Coffee Monster. Harapin ang araw ng may itim na kape lang at baka sakaling maiwasan niyo ang kaparehong kapalaran. The end. Ah,